kaya. Pero madulas pa sa okra, Mangkanor! Ito na ang programang isang taon ng namamayagpag. Pero siya, ang mukha, ang sarap ipagpag. Ang programang saya lang ang ilalatag. Pero siya, ang ilong mukhang basag. Ang DJ na kay Mama ay walang kapalag-palag. At ang baba ay sobrang nakalaglag. Mang Libag is this. Mang Kanon. Malibag naman talaga yan eh. Ay, kita mo ba? Oo. Oh, wow. Nag-hilod. Ah, siyempre. Kasi nung naligo kayo, nag-swimming kami ng bahay ko, siya nag-hilod sa akin. Ay, ay, ay. Kadauli, hilod. Kadauli, hilod. Iba yung kasama mo kayang nag-hilod sa'yo. Sino yan, Mang Kanon? Si Ate Maria Nastasio ng... Yun, Quezon City. Talaga ba? May mga ganun pa pala, Mang Kanon. Kasama daw kayo nung isang Maria, linggo. Maria, mm-hmm. Maria, magbubuon ka na. Nagbubuon sa akin. Magandang araw sa inyo, aking mga followers, subscribers, at lalo na kay Papa Charles. Mm-hmm. Number 2 na lang siya dahil ako ang number 1. Ako talaga? Si Kate. Naalala mo pa pala ako? Oh, kahit pa paano, pinagtiyagaan na lang kita. At sa aking mind, hi mind, I miss you too. Mapagtiyaga. Yun ang sinasabi natin. Achiche. Ano, sige, ano? Anong balita nyo sa akin? Sabihin nyo. Ang balita sa'yo? May memorial wall ka na na itatayo para sa kabayanihan dahil isa kang... Dahil tatanggalin na siya hindi dito. Naman, hindi naman siya health workers. Para sa health workers lang yun, Mangkano. Huwag kang kabahan. Tatanggalin na daw ako dito. Mm. Hello, para, hello, sir. Kasi kumusta, lilipat sir? Na po. Para ilagay ka sa memorial wall. Gusto mo ba yun? Sir, andiyan pa ba yung upper mo, sir? De, ano yan, memorial wall yan siya para sa mga healthcare workers natin. Dahil sa mga kabayanihan nila, ayun yan kay Galvez. Agree ako dyan, agree ako. Kasi wala naman iba tayong pasasalamatan kundi ang ating mga medical frontliners, mga doktor at nurses. Napaka natin sila. Hanggang ngayon, salamat at nandyan pa rin kayo para kami ay gabayan. At dahil... ang idea na yan ay nanggaling sa akin. Alam mo, Mang Kanon, kung ikaw nag-doktor o nag-nurse, baka pwede ka pa. Pwede siyempre, pang, injectionan kita, May. Kaso hindi. Bakit? Bakit? Wala ka namang tinapos, Mang Kanon? Hindi nyo ba alam? Oh, ano? Ako ay may PhD. PhD stands PhD. For? Ha? Stands for? Pahinga, darling. PhD. Marami ka namang darling eh. Tumigil-tigil ka nga dyan. Nagsilos darling. Ikaw lang ang darling ko, man. Huwag kang magsilos. Hindi ako naniniwala. Ba't ka hindi naniniwala, Mama? Eh, baka nararamdaman ko eh. Ikaw kasi may nag-comment nga dito, magka-date daw sila ni Mang Kanon kagabi, pero siya yung pinagbayad ni Mang Kanon. Ah, talaga ba? Ganyan ka kakapal mo, Kanon? Excuse me, sino ba yan? Nag-iwan ako ng credit card. Huwag kayong utang. Pala utanggi ka mo, Kanon. Nag-iwan ako ng credit card. Pero, speaking of date na yan, saan mo kayo nag-date, Mama Ay, ni Mang Kanon? Kahapon? Si May, huwag po nang sabihin sa kanya. May sinawalat kasi sa kahapon. Nahiya ako eh. Baka sabihin. Nahiya. Nahiya ako eh. Sabi niya, nasa kwarto lang ako buong maghapon kahapon, tumigil ka, Mang Kanon, ha? May, huwag po nang sabihin na nagbakasyon tayong dalawa. Nahiya ako eh. Nagbakasyon kayong dalawa? Ikaw lang yung nagbakasyon. May naman, huwag mo naman ako saktan, May. Iba nga yung kasama mo kahapon, may nagko-comment dito. Huwag kayong mag-aaway, hindi pa naman naging kayo, nag-aaway na kayo. Imagine niyo. Hindi pa kami, nag-aaway na. Ano na lang pag naging kami? Wala na, hiwalay na agad. Kontrabida talaga to. Hindi pa nga naging kami, hiwalay na agad. Grabe na yan, ha? Grabe yung tugtugan yan, ha? Yan ang mga sikat sa probinsya na tugtugan. Siyempre. Tama na mamaay, tama na mamaay. Pero feeling ko talaga, kaya hindi ko masagot-sagot to si Mang Kanon. Bakit? Dahil may kinalaman siya sa... issue ng war on drugs dito sa Philippines. Kaya iniimbestigahan niyan ngayon mukha ng naman prosecutor ng ICC.
Mukha naman, mama eh. Kasi tsura pa lang ni Mang Kanor, mukhang gagawa talaga ng karumal-dumal eh. Excuse me, may mga war on drugs. Sakto yung mga ginawa ng presidente natin. Konag-advise. Siyempre, ako nag-advise. Bakit ako masangkot yan? Hindi ko naman kilala si na Pablo Escobar. Sino pa nga yung isa? Yung mga cartel na yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko kilala yan. Ano yung cartel? Spell cartel. Cartel. Sakto lang yan na mayroong war on drugs para matapos na yan nilang ating kabataan ng pag-asa ng bayan. Kung wala ng kabataan dahil sa masamang bisyo na yan, papano ang ating lupang sinilangan? Yun, no? Hindi dahil itong tula ay para sa iyo, Main. Ikaw ang natatanging babae sa aking puso. Ay, di ba naniniwala? Bakit, Main? Matay mo maniwala, ano mama? Ano gagawin ko para bigyan mapaniwala at mapasagot na kita? Bigyan mo nga siya ng chance. Kasi ang daming nagko-comment nga. Kiniklaim na dinate mo sila. Main, bigyan parang ano lang yan, Miss Philippines. Ang daming nagkiklaim. Parang akong West Philippine seat. Ang daming gustong umangkin kay Mang Kanor. Pero ang Mang Kanor ay para kay Main lang. Why don't you try na bigyan mo ng chance yan, mama? Bigyan mo ng chance. Ikaw, bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Ayaw na lalaki, mama. Ako, sobrang buo na yung pag-iisip ko na ayoko talaga kay Mang Kanor. Tsaka nag-usap na tayo na friends lang tayo, di ba? Wala ka, oy. Papayag na hanggang friends lang tayo. Oh, next balita. Nakakahiya naman. Pero alam mo, Mang Kanor, ipapatawag na kasi ang ano, aware ka naman siguro nito, di ba? Na inimbitahan na ni ang Human Rights Group para alamin ang tunay na drug situation sa bansa. May alam ka ba sa drugs sa Pilipinas? Hindi, ako nga nagsabi na kung magreklamo yan sila. Pati yung ICC na yan. Ipapuntahin nyo, pakita dito kung ano ang sitwasyon na mayroong ICC sticker ang helmet ko. Ang helmet? So, anong kinalaman ng helmet mo at saka yung ano? Human rights? ICC. Basta may ICC ang helmet. Masado yan. Oh, talaga ba? Sa quality yan nga, control. Yan ang kinalaman ng ICC helmet mo at saka yung human rights. So, yes lang yan. May ICC. Magkaiba ba yan? Magkaiba, siyempre. Pati yung rice cooker namin may ICC. Iba yun eh. ICC ka dyan. Alam mo, yan ang resulta pagka gumagamit. Naiiba na yung mga sagot. Are you one of those na gumagamit? Mukha nga eh. Tsaka nag-iilusyon siya eh. Iba pala epekto ng... Iba pala epekto nitong makahiya. Hindi lang iba ang epekto, Mang Kanor. Yung epekto na pinapakita mo, yun, isa yan sa mga symptoms na iskaw ay isang peking... DJ. Tapos gumagamit din ikaw ng peking RT-PCR test. Nako! Alam mo ba, Mang Kanor, na pinapahuli yung mga gumagamit ng peking PCR test na yan? Pinapa-aristo ka talaga ni Pangulo Duterte. Peking RT-PCR? Sandali, itago ko muna ito. May ginagawa ka, Mang Kanor? Ano yung tinutupi-tupi mo? Resignation letter mo. Alam mo? Resignation letter yan o PCR test yan na pineke mo? Siguro na pineke. Sabi ka may fake na pineke pa. Ganun nga kalala yung ginawa ni Mang Kanor. Fake na pineke pa. Sabi, parang karni lang yan na double date. Pag sure ba yan mo diha kay maglana kong pink. Mga idol, andito na ang... Fake na pineke pa ng RT-PCR test. Huwag mo naman ipahiya si Mama Ay, Mang Kanor. Tinatawan-tawanan mo. Akala ko ba mahal na mahal mo si Mama Ay, tapos tinatawan-tawanan mo. Ganyan ka, Mang Kanor. Siyempre, nobody's perfect in this world. Nagkakamali. Ang inyong lingkod, nagkakamali nga din si Mama Ay pa. Kaya, ano? Wala. Tumawa ba ako? Alam mo ba na? Iyak ako. Alam mo ba, Mang Kanor, na redundancy is the best policy? Oo. Ako, wala ka talagang pag-aasa sa akin, Mang Kanor. Sino ba siya sabi, tumawa ko? Kakalimutan na talaga kita, simula ka yung araw. Yun lang, oh. Wala ka nang pag-aasa, Mang Kanor. Dali lang. Wala akong kilalang Kanor. Umiiyak na ako nung sinabi mong, na pinike pa. Excuse me. Talaga sinabi mo, Ben. Naiyak talaga ako. Hala ka rin, ha. Hala ka rin, ha. Hindi ako tumawa. Parang hindi halata, Mang Kanor. Umiiyak ka. Hindi lumalabas yung luha ko. Pinakayo ko sa lahat yung ganyan eh. Yung galing. Asa ba yung sili dito? Yung sili ako dito. Ipapahid ko sa mata ko. Talaga? Bakit dinukot mo galing sa puwet yung sili? Ay!
parehas lang yung anghang ba? Kaloka ka mag-anoran. Galing doon. Ba't hindi pa na, ba't bubuo yan? Kadiri doon. Meron kasing almonds. yung chocolate almonds. Oh, next, really. Ay, nako. Next, kasi ito ah, pag-usapan lang natin saglit. Mm. Sakto ang sinabi ng presidente, mahal natin presidente na talagang hindi mawawala ang pandemya. Mm-hmm. Kung ikaw, positive ka pala, ang hawak mong RT-PCR ay negative. Mm-hmm. Piki yun. Mm-hmm. Pumunta ka sa isang lugar. Mm-hmm. Pumunta ka sa aking beach resort sa Boracay. Hindi ata, hindi sa ata. Sa aking Canors Beach Resort. Mm-hmm. Oy, nakapunta. Eh, marami akong bisita, tas positive ka. Mm-hmm. Nahawa mo. Nakapunta na ako ng Bora, Mang Canor. Wala pa akong nakikitang Mang Canor o Canors Resort doon. Kailan ka pumunta ng Boracay? Well, anong taon? Three years ago? 3 years ago. Or four years ago? 4 years ago. Ikaw, May. Kailan? 17 pa ako napunta doon. Kailan? 20? 17. Oh. Oh, sakto, wala nga. 2018 ko pinatayo. Hmm. Atikon, atikon gaya ka pa. Wala kayo. Tanong ng tanong ka ng year kung kailan kami pumunta doon para naman matansya mo kung kailan ka rin babanat ng ganyan. Pero alam mo, speaking of Pangulong Duterte na yan na Mang Canor, alam mo ba na ang brownout sa Luzon ay seryosong banta sa COVID response at pagbangon ng ekonomiya ayon kay Pangulong Duterte? Oh, bakit yung pa-brownout tayo? Hoy! Sino ang nagpapatay ng kurente dito? Si Mang Canor ba parang may sira? Wala akong sira. Siyempre nasira na yung bait ko dahil sa aking mind. Frustrated. Sagutin mo na nga yan, mama. Ay, one time lang. Oh. Ayoko siyang sagutin. Kasi wala naman talaga siyang pag-asa sa akin. Yun lang. Ay, ako, ano? Okay lang mag-blackout ang buong Pilipinas. Basta sagutin mo lang ako. Hala ka rin. Hindi ako mamumblema sa kurente dahil meron akong malaking ginsit sa bahay. Mang Canor, mas gugustuhin ko ng brownout kaysa sagutin ka. Ano yan, ginsit na sinasabi mo? Ha? What's ginsit stands for? Ginsit. Ano yan? Gin. Ginsit. Gin? Nagsiset ka ng gin? Ginsit. Dahil burnout, inom ka ng gin at tumupo ka. Ginsit. Tigilan mo nga ako, Mang Canor. Sean Paraigat! Losing na ako, Mang Canor! Let's go! Eh, nakakasira talaga yung burnout na yan. Nagigil talaga eh. Dapat, siyempre, alam ko na, nagigigil na siya sa akin dahil kinikilig siya. Hindi. Talaga ba? Nagigigil ako sa'yo dahil gusto kitang sabunutan, Mang Canor. Aside sa sabunutan mo, Mama Esther, teka, pantayin ko yung ilaw. Tali ha. Sige, patayin mo muna. Experience natin yung brownout ha. Patayin mo tapos sasabunutan ko si Mang Canor. Papatayin sino? Ay, papatayin tayo. Sa papatayin ko siya sa sabunot. Huwag patayin ang ilaw. Sandali. Patayin ko ilaw. Sandali. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sandali. Hoy! 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 Okay. Nasaan naman kayo? Main! Nasaan na kayo? Yan, yan. Ayan na. Bye! Ay, dilim! Hoy, ba't dilim? Ba't may nakaputi? Ayaw! Oh, no! Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang...